Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa ating channel, Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay weekly, bi-weekly tarot reading para sa lahat ng Taurus. General reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo yung intuition. And kung bago ka lang, i-press mo ang like and share. Kung ito ay nagustuhan mo, and then kung gusto mong mapanood yung mga videos ko araw-araw, i-press mo din yung bell dyan, yung notification bell. Parang may bell dyan na i-press mo para every time nag-upload ako, ikaw ang unang makapanood. Okay, Taurus. Winter solstice, so reflection, and ground yourself. Ooh, ang galing na ito. Yung message na to is parang nasa general reading mo, to monthly reading ng October, or pwedeng doon sa money in career. So, panoorin mo. Ngayong buwan ng Oktubre, nakikita ko sa'yo dito na medyo maayos yung takbo ng financial mo. Okay? So, medyo maayos. So, for the past few months or pwedeng years, mga 2 years ago, 3 years ago, hindi naging maayos yung flow ng money sa buhay mo. And bago matapos yung taon ng 2024, ay sorry, ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon ng universe na maranasan or mabalanse yung financial mo. So, ibig sabihin, if wala kang trabaho for the past few years, posibleng makakuha ka ng trabaho. If may mga utang ka, pwedeng makabayad ka sa utang mo. And if in case meron ka din na mga kailangan na singilin, na utang, pwedeng magbabayad sila sa'yo. So, medyo balanse. Okay? But, ang ground yourself na to, sinasabi ng Baraha, if ever man, swertehin ka, or yun, siniswerte ka na, lalo na sa pera, and then relationship, make sure na maging humble ka pa rin. Okay? Huwag nating ilagay sa ating utak, sa ating ulo, yung success na meron tayo. Okay? So, yung iba din sa inyo dito, Taurus, posibleng may mga distractions na mararamdaman, mararanasan, mawawala kayo sa focus, siguro sa dami-daming opportunities, makakaramdam ka ng sobrang pagod, yun yung kalaban mo ngayon na to, kasi kaakibat ng swerte is pagod talaga. Okay, so mapapagod ka, mabilis kang mairita, mabilis kang mawala ng pasensya. So, kailangan mong bumalik doon sa grounding. Okay? So, ground yourself. Mag-pray ka if yan yung pakiramdam mo. Kasi pag ganyan yung pakiramdam mo, ibig sabihin, hindi ka grounded. So, pwedeng may mga negative energies, vibration na nakapaligid sa'yo. Or pwedeng nababalutan ka ng takot. Or pwedeng ng parang yun. O ano man yan na nababalot sa'yo. Okay? Reflection. Nakikita ko sa'yo dito na marami kang maiisip or marami kang marirealize ngayong meron ka ng pera or meron ka ng trabaho or meron ka ng karelasyon. Marami kang marirealize, lalo na yung mga panahong walang-wala ka. Okay? So, marirealize mo kung ano yung pinaka-importante sa ngayon and marirealize mo na pag masipag yung isang tao, hindi ka maghihirap. Parang ganun yung marirealize mo. And maraming lessons in life ka na dala-dala from winter to summer. Parang yung taglamig, yung tagtuyot sa'yo. Diba? Yung mga panang walang-wala ka. Maraming lessons kang dala-dala. Ngayon na mayroon ka na. Parang ganun. Okay. Taurus. First 3 cards natin sa third deck is yung mga ito, King of Cups, 9 of Pentacles, and 3 na Empress. So, kung makikita mo dito, pagbabago to. So, yung October or pwedeng September pa lang, ito yung date na inilaan sa iyo ng universe para mabago yung buhay mo. Okay? Sinasabi sir dito na sa usaping relationship, sa usaping partnership, collaboration, pakikipagkaibigan, pakikipag-communicate, maganda yung takbo ng iyong buhay. Stable, walang masyadong gulo, and may parating ditong pera.
or pwedeng may mahahawakan kang malaking halagang pera, or pwedeng may mahahawakan kang financial success. Ibig sabihin yan, lahat ng mga sacrifices mo, lahat ng ginagawa mo sa ngayon, ay magdudulot siya ng positive outcome. Lalo na kung sa usaping pera. Siyempre, pag masipag ka, maraming pera yung darating sa'yo. Pero kung tatamarin ka, absent ka ng absent sa trabaho, or wala kang ginagawa, siyempre, yun din yung makukuha mo. Okay? Next is yung impress. If lalaki ka, ayaw mo pang makabuntis, mag-iwas ka. Mag-iwas ka talaga. Umiwas ka. And then yung babae naman, yon, mag-iingat kayo kasi pwedeng may unexpected pregnancy or may mga bagay-bagay kayo dito na posibleng pagsisihan, lalo na kung tungkol sa fertility. Meron din sa inyo dito na posibleng may mga bagong ideas kayo, bagong ideas na pwedeng makatulong siya, na siya, maliit lang siya, pero in the near future, pag pinagpatuloy mo, malaking bagay ito. Okay, so pwedeng negosyo, may naiisip kang negosyo, may naiisip kang paglaanan ng iyong pera or ng iyong energy, ng iyong efforts. Maganda yung outcome na naghihintay dito. Okay, so, wow. Dito naman, sinasabi ng Berahan na may completion. So, may mga yon, it's a confirmation to guys na, for example, kontrata. So, may iba sa inyo dyan na may kontratang posibleng matapos na, and then lilipat kayo sa mas stable, mas secured na contract or company. So, i-comment mo sa comment section, Taurus, kung pakiramdam mo, malapit mo nang matapos yung contract mo, or pakiramdam mo malapit ka nang ma-terminate. Sinasabi ng Baraha, huwag kang mag-alala kasi itong mangyayari sa iyo is parang the tower siya na hindi mo in-expect. Pwedeng unexpected na pangyayari sa buhay mo na pwedeng magdala sa iyo ng takot. Diba? Takot kasi like mawala ng trabaho or mawala ng negosyo or kano pa man. Pero hindi mo alam, blessing in disguise siya kasi kung ano mang mawala sa iyo, may posibleng doble, tenfold na kapalit. Okay? Mayroon ditong justice, like yung hustisya ipapabro sa'yo. May posibleng freedom from stagnation, from restrictions, from imprisonment, or kano pa man. Mga contract signing, documents, papers na kailangan mong asikasuhin. Okay? So, sinasabi ng Bra sa'yo dito na makakawala ka na from Eight of Swords. Makakawala, makakaalis ka na sa mga stagnation na yan. And then, ang papalit niyan is Ace of Wands, which is excitement, 'di ba? So, yung kung dating takot ka, kung dating nag-aalala ka, kung dating nagsisisi ka, ngayon is excited ka na, 'di ba? So, parang sa nakalipas na buwan or taon, maraming mga pagsisisi, and then ngayon ang papalit diyan is excitement, happiness, celebration, victory, success, travel or kano pa man. Okay? Thank you guys. Bye.